At samantala, kamustahin natin yung kaganapan naman ngayon sa lower house na nasa third reading naman ng RH Bill. Nandun na kasama natin si Jamie Santos. Jamie, kamusta na dyan? Mark, matapos i-certify nga as urgent ipangulong Aquino ang Reproductive Health Bill, tuloy na mamayang alas 4 ng hapon ang pagsala ng kontrobersyal na panukalang batas sa third and final reading. Ayon kay House Majority Floor Leader Natalie Gonzalez, na ipamahagi na sa mga kapwa nila kongresista ang kopya ng panukalang batas na pumasa sa second reading noong Webes ng madaling araw. Ayon naman kay House Deputy Speaker Erin Tanyada, mas magiging mabilis ang proseso ng botohan mamayang hapon kumpara noong nakaraang linggo. Mamaya isasagawa pa rin ang botohan sa pamamagitan ng nominal voting o yung isa-isang pagboto ng pabor o kontra o mag-a-abstain ang mga mambabata. Subalit sa pagkakataong ito, bibilangin muna ang boto ng lahat ng mga kongresistang nasa sesyon sa kanila maaaring paliwanag ang kanilang mga boto. Unti-unti na rin nagdadatingan, nakikita natin yung mga pro at anti-RH advocates dito at inaantay nila magbukas na yung sesyon ngayong hapon. Mark? Jamie, may bearing pa ba yung sinasabi ng CBCP na baka yung 64 na kongresistang wala nung nakaraan nung nagbotohan ng second reading, pag sila ba bumoto ngayon, nagsipagpasukan, meron pa bang bearing yan sa bilang? Mark, antabayan na natin kasi itong 60 na ito, titignan natin kung papasok na ba ito ngayong araw na ito at kung ano ba magiging boto nila, kung anti pa rin ba sila o pro, dahil nga sabi nga ng magkabilang panic, parehas may pressure na tatanggap itong mga mambabatas na ito. Dahil nga Lunes ngayon, privilege or titignan din natin kung pagbibigyan pa ba, matutuloy pa ba yung privilege or bago ipasok itong panukalang batas, bago pagbotohan itong RH Bill na ito ngayong hapon, Mark. So ang ibig sabihin ba nung Jamie, gusto ko lang linawin ah, yes. Ang ibig sabihin ba nung Jamie, pwede pang magbago? Kasi diba lumusot nga nung second reading. Pagkatapos, itong third reading, may mga inaasahan na mga sisipot na, no, na mga absent noong nakaraan. So ibig sabihin, pwede pang magbago yung timpla, no? Yes, ma'am. Sabi nga nung ilang mambabatas na nakausap natin na pabor at kontra ng RH, may posibilidad na may pwede pang magbago. Gaya nga nung sinasabi sa atin ni Congressman Rufus Rodriguez na anti-RH, na sabi niya na may bearing pa rin yung 60 kapag pumasok dahil maaring yung 60 yun ay nakapag-isip-isip pa kung magiging kontra ba sila o pabor dito sa RHB. Pero sabi sa atin ni Congressman Ed Salagman, confident pa rin siya na may sapat na bilang ang mga pro-RH Bill. Close fight yun noon, no, Jamie? Kung natatandaan mo, Jamie, ilan ba? Kung nandiyan pa sa listahan mo, ilan ba yung eksaktong boto noon sa second reading? Natatandaan, 113 yung pumabor, 104 yung kontra, at 3 yung nag-abstain. Ay, oo, malaki pa nga ang posibilidad, ano, na pwede pang mabaligtad o lalo pang lumaki lamang, ano, ng RH, ng pro-RH. Yes, tama ka sa mga. Antabayan natin ngayong Lunes kung magsisiputan na ba ito ngayon at papasok na ngayon dito ngayong hapon sa sesyon. Nung huli, Jamie, inabot ng alas 2 hanggang matapos yung second reading, di ba? So, alas 3 ng madaling araw, mami, inabot yung sesyon. So ibig sabihin, pwedeng paumagahan na naman ngayon? Ang sabi sa atin ni Presiding Officer Deputy Speaker Erin Tanyada, baka daw mas maaga-aga ngayon. Mas maaga-aga ngayon yung magiging botohan natin yung magiging resulta. Okay. Yes, ma'am. Okay, maraming salamat, ano, Jamie Santos.